Good day, everyone. I am Sir Robby, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, so isang magandang araw sa ating lahat and good afternoon sa ating mga online viewers na kung saan ay pag-aaralan muli natin ang tinatawag nating Electronic Product Assembly and Servicing sa TLE10. Before anything else, I would like to greet each and everyone a happy afternoon at maligayang araw. At sa hapong ito ay gusto kong batiin muli ang ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga ina o ilaw ng tahanan ng belated Happy Mother's Day. For sure lahat ay masasayang nagdiwang nitong nagdaang linggo na kung saan ay kapiling ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na po ang inyong mga anak. So mabuhay po kayo, mga parents po dyan. And before anything else, I would like to ask this to our viewers, most especially sa mga parents na nandyan, na gabayan and tulungan po natin ang ating mga estudyante sa ating mga activity na gagawin dito sa Electronic Product Assembly. Yan. So, para saan ba yung subject nito at bakit kinakailangan natin pag-aralan? And before, sinabi ko na nga sa inyo, the TLE is a practical application wherein each and every one of us should know how to repair or apply your skill depending sa kung ano ang paggagamitin natin sa loob ng tahanan, hindi lang sa ating tahanan, no, even in our industry. So wag na natin patagalin. Welcome again sa ating Learn TLE Extended. Yan, na kung saan makakasama nyo ang iba't ibang TLE teachers na may kakaibang skills at life skill learning na ituturo sa inyo every Friday from 1 PM to 3:40 PM. At as your tutor, ay makakasama niyo ako sa hapong ito sa Electronic Product Assembly and Servicing. And I would like also to invite sa mga gusto matuto kung paano ba mag-repair at paano ba namin ma-save ang ating time, effort, and energy. Kadalasan pag tayo nakaka-encounter ng problema o kaya sira sa gamit, ang kadalasang ginagawa ng ating mga parents, okay, ay pinapagawa nila ito. So sayang naman din yung oras na po pwede nilang ilaan o kaya yung oras na dapat
na sila na lang gumagawa na hindi na lalabas ang bahay ngayong pandemic, ay nagagawa tuloy nila tumawag on call at makakagastos ng hindi naman sa kalakihan, depende kasi kung ano yung damage ng ating unit or electrical appliance. But in our topic, tuturuan ko kayo kung paano namang mag-repair ng tinatawag nating electric kettle. Ayan, sino-sino sa ating mga online learners na meron ng electric kettle o gumagamit ng electric kettle? Ayan, so tignan nga natin kung sa paano paraan natin pag-uusapan at paano natin gagawin at paano natin masosolusyonan ang mga problema with regard sa ating mga electrical appliance katulad nga ng kettle na tinutukoy ko. Now, let us start with this review. Ayan, so far wala pa namang masyadong concern, so that is why wala pa nagko-comment. So supposedly dapat magkakaroon tayo ng review, pero I figure it out that our topic is masyadong mahaba, so pabibilisan lang natin at mag-focus tayo mismo doon sa repairing. Ayan, so let us define first what is the meaning of or what is the image that shows in this picture. Ayan, and obviously alam naman natin kung saan kadalasan nakikita yan. And marami siyang iba't ibang size, marami siyang itsura, but then the application or its specs of this such kind of device or parts, okay, is pareho lang naman. Meron din naman siya sa rice cooker, meron din siya sa closed iron, at syempre meron din siya sa oven. Pero sa topic natin, yan ang ginagamit para makapag-produce or create ng tinatawag ng heat para uminit yung tubig. And ganun din naman yung side na to, that is the indicator that there is a flow of electric current inside of the circuit of electric kettle. Ayan, hinanap ko, dito lang pala. Ayan. Now, next picture would be this. Ayan, ano kayang tawag sa parts na yan at bakit na kailangan tikigan at tandaan nating lahat? So, mamaya malalaman nyo kung bakit kailangan tandaan at paano natin siya inaayos and what is the importance of these parts. Ayan. So, how about this picture? Ayan, sa mga online learners natin, ipaandala na ng ating mga electronic tools, materials, lalo-lalo na ng ating electric kettle. If ever naman wala kayong electric kettle, huwag kayong mag-alala. That sooner or later, pag nagkaroon kayo, alam nyo na kung paano aayusin to, just in case naman na na-encounter nyo yung sira. Sa mga gusto matuto at malaman kung paano gawin ng kanilang mga electric kettle, ng kanilang pamilya, skalaan at sa iba pang dahilan, ay malugod ko kayong iniimbitahan na i-share din ang link na to at iimbitahan sila na makinig sa ating ETUlay session. Ayan. So, what is our objectives for this session? The objectives would be, ayan, identify the different parts and function of electric kettle, followed by perform or demonstrate the disassemble and assemble of electric kettle, and last but not the least is understand the operation of electric kettle and its parts. And as you observe, meron na tayong iba't ibang klase, mapabago man yan o luma na uri or klase ng electric kettle or kettle na lang. Huwag muna yung electric kasi before they discovered or developed the kettle, ay gumagamit pa tayo ng tinatawag na EPAS. So doon pa lang tayo nag-e-engage. So how does electric kettle works? Eh, napaka-simple lang naman yan. So let us define first what is the meaning of electric kettle before we engage kung paano ba siya gumagana. So when we say electric kettle, it is a kitchen appliance that contains a heating property or heating elements sa ilalim niya that use for boiling water, cooked food, or other application. It depends upon your parents or even you kung paano nyo sa ginagamit. Actually, I have here na electric kettle na ginagamit ko sa pagluluto ng o paglalaga ng itlog, pagpapakulo ng tubig, or even yun sa noodles, yung mga instant. Yan, dito ko rin niluluto. Pero meron din naman tayong kettle dito na ginagamit din na pampakulo lang or intendedly sa pagpapakulo lang ng tubig. Okay? Hindi ako nagbebenta para sa mga online learners na nanonood dyan. Hindi po ako nagbebenta, so walang magmamain. Okay? So let us continue. So what else?
Electric kettle. The first electric kettle was developed by Carpenter Electric Company in 1891 in the United States. The kettle took about 12 minutes to boil water because the elements were placed in a separate chamber. In 1992, the Swan Company designed a new electric kettle in which the element was sealed into metal tube and placed into water chamber. So what does it mean? So meaning to say, sa mga magulang dyan, or sa mga online learners natin dyan na meron ba kayong nagamit na initan ng tubig na separated yung pinaka-heating elements. Yung cord lang talaga siya, as in cord lang, tapos ilalagay na lang doon sa kaldero na may tubig, tapos yun na ang mag-serve ng pagpapainit. So, every year, nagkakaroon tayo ng tinatawag na innovation. So, para saan ba yung innovation na yun? Dalawa lang naman ang punto ng innovation. Yung una, para maging safe ang tao at mas mapadali ang kanilang ginagawa. So, next would be, in 1956, Russell Hobbs managed to develop an automatic electric kettle. It was an eye-opener that led to the development of the automatic kettle that we know today. Further innovation resulted in the modern practice of producing plastic kettle. So, today's, usually yung mga kettle ngayon is automatic na siya nag-shutdown if ever na meet niya na yung pinaka heating point ng kettle. At the same time din naman, meron din naman tayong mga traditional kettle na steel na pag tumunog o kaya pag nag-turn na yung ilaw sa green light, meaning to say, okay na, kumukulo na daw yung tubig. Actually, until now, nakakita pa ako ng ganun eh. Ayan, katulad nito. Ayan, that would be the external parts of electric kettle. And what is the important of knowing the parts or the external parts of electric kettle so that you are able to know, you will be able to know if what is the use, what is the function of the different parts externally, yung external parts ng ating kettle. So, meron tayong tinatawag na cover or lid sa ibabaw. Ito yun. Meron din tayong cover opener. Pwede rin naman dipindot o kaya di-open. Ito yung pinakalak niya. Then, meron din tayong tinatawag na switch. Then, sa baba o sa gilid, meron din tayong tinatawag na water level window. Doon yung makikita kung may tubig pa o wala. Then, meron din tayong body. And last but not least, meron din tayong tinatawag na power pack. When I say power pack or base, dito na ikinakabit yung ating mga electric kettle. Okay? So, let us continue. Now, basically, sa mga basic or common electric kettle, ito lang naman yung pinaka-parts talaga ng kettle na dapat natin consider aside doon sa loob. Magugulat nga kayo pag nalaman nyo o pag nakita nyo na yung loob ng kettle na, ay, ganun lang pala yun. If you still remember the different circuit, which is a simple circuit, series, parallel, or even the complex, magugulat kayo na ang kettle pala, pagdating sa kanyang circuit, ay para lang pala siyang simple circuit. Tama kayo na narinig. Simple circuit lang, ibig sabihin, naka-rotation lang yung pinaka-connection niya. So you don't have to worry about it. So next would be, yan. Saan ba ginagamit ng mga kettle yan? Siyempre sa pagkakape, pero hindi na natin masyadong pabain, no? Generally, we have two types of kettle. Okay, yung stove, ibig sabihin ng naka-stove, yung nakalitaw pa yung heating elements. Okay, yung litaw pa yung heating elements. Okay. Ngayon, yung sa model naman natin, naka-baon na o nakatago na daw o naka-sealed na yung ating heating elements. So, hindi na nakikita. Pero meron pa rin naman mga kettle na ganun pa din naman. Okay? Okay, hindi ko na ito patatagalin. Gusto ko na mag-proceed sa internal parts of electric kettle. Ayan, what are the different internal parts of electric kettle? Meron tayong tinatawag dyan na, ayan, that is the internal parts. And you will notice that there is a power pack. When I say power pack, dyan nagmumula. Or yan yung gateway para pumasok yung electricity, para mag-create ng heat or mag-function yung heating elements ng ating electric kettle. Now, ito yung heating elements na tinutukoy ko. Basically, yan nakikita nyo sa left side na larawan dyan.
yan talaga ang basic parts ng electric kettle. Oh, tingnan nyo, halos dalawang pirasong wire lang ang nakikita natin. Mula dun sa tinatawag natin power cord, going sa heating elements, then papasok dun sa pilot lamp, then papasok na dun sa tinatawag natin regulator. Ayan, next would be, ito yung basic parts ng ating electric kettle. Meron siyang heating elements na tinatawag na naka-concealed. Pag sinabi natin concealed, ibig sabihin nasa ilalim siya ng kettle na kahit lagyan mo na maraming tubig, hindi siya nag-ground or wala tayong mararamdamang electric shock pag ginawa ka natin yung katawan or even yung water. Okay? So, ibig sabihin naka-sealed na siya. So, what is the reason why this such kind of heating element is sealed? Okay? With the help or with the use of mica. Okay? Para maiwasan yung tinatawag na moisture or yung tinatawag natin yung mga droplets. So that maiwasan natin yung tinatawag na short circuit. Then next we have the mechanical switch or tinatawag nating electrical on switch. Ayan. Medyo nahirap humanap ng ganitong switch pero may ituturo ako sa inyo kung paano nyo siya ayusin just in case ma-encounter nyo na masira yung switch. Actually, sa mga parents dyan and online learners, ito talaga yung common na nasisira. Itong ganitong klaseng switch. Bakit? Sa sobrang init ng kettle, natutunaw yung pinaka parts niya, yung pinaka plastic niya na humahawak doon sa dalawang metallic strip or metals or copper doon sa loob ng mechanical switch na to. Okay, tinatawag din natin siya as mechanical switch kasi it is automatically shut down if ever na-encounter niya yung heat doon sa metal plate na itinuturo o yung pabilog, di ba nakabin yun? Pag nainita na yun, bumabalik siya o nag-i-straight. So itinutulak niya yung switch para mag-turn off. Next would be lead. Okay, pag sinabi ng lead, simple lang yung takip. Okay? A lead is a present for covering the kettle during the boil processing. Lead also keep dust and debris from entering the kettle when the device is in not use or in idle. Ayan, ito yung tinatawag natin power base or power pack. A power base or power cable provides electrical power to electric kettle heating elements. Ayan, ganyan lang kasimple yan. Now, proceed na agad tayo sa tinatawag natin troubleshooting. Ano nga ba yung kadalasan nagiging trouble o problema ng ating kettle? Ayan, madali na yung spout o yung nguso, yung labasan ng tubig. Pwede yan. Okay, ayan naman yung tinatawag natin water window. Natukoy ko na lang sa inyo kanina yan. So, idadire-diretso ko na lang siya hanggang sa mapunta tayo dito sa thermostat, pilot lamp, and bimetallic strip. Yan lang naman yung pinaka-function niya. And proceed na tayo dito agad sa tinatawag nating, huwag na yung ganyang activity, diagram. Ayan, walang kasawa-sawang diagram. Kasi sa diagram na to, kahit hindi nyo siya buksan, sa diagram pa lang, alam mo na kung ano ang dapat mong puntahan. Napakasimple lang. Pag-usapan natin, simpleng diagram na lang na ito. Itong diagram na to. Ayan, sige nga. I-zoom ko lang saglit ang ating diagram para sa gayon ay makita nyo kung paano siya ina-analyze. Ayan, ito na, meron na tayong diagram. Subukan lang natin. Kasi lang ako. Para hindi na tayo magtagal sa ganyan. Okay, now, ito yung mga spare parts of electric kettle, pero hindi nyo na kailangan din tandaan yan. Usually, pinapakita ko lang yan pag mahaba yung oras, pero sa activity natin, ito lang ang ituturo sa inyo. Yan. Try to imagine this one. Electric kettle, mag-laser lang ako saglit. Ayan. So, ito na kita yung heating elements, yun yung bilog na tinutukoy ko. Ayan, yung pabilog na yan. Ibig sabihin, yan yung umiinit. Yan yung nasa ilalim ng ating electric kettle. And yung sa boil thermostat naman, yan yung metallic strip na tinutukoy ko.
yan yung pag nakaramdam siya ng init, di ba nakabend siya, kusa siyang pipitik pataas para mag-shutdown kahit naka-on yung switch nyo. Ito naman yung switch, yung mechanical switch na tinutukoy ko. Yan. Pwede nyo rin naman siyang i-consider o pwede nyo siyang kontrolin if you want to, pero mas maganda, hayaan nyo na lang siya yung gawin niya yung trabaho niya, kasi ang trabaho niya talaga is to turn off and turn on so that the electric current or electron will flow along the circuit or along the path. And obviously, dito sa baba naman natin, yan naman yung tinatawag nating, syempre, alam na naman natin yan ang tinatawag na nating plug. Okay, let us continue. Tingnan natin kung ano yung itsura niyan. Ayan. Pag nilagyan natin ng actual, ito yung mga kadalasang makikita natin dyan. Nandyan yung power plug or male plug. Meron din tayong switch. Meron din tayong tinatawag na dry thermostat or boil thermostat and heating elements. Yan, ganyan lang. Ganyan lang iikot ang problema o ganyan lang kasimple tandaan ang ating electric kettle. Now, ano ba yung common problem ng ating kettle? Kadalasan, no, power supply. So, all you have to do is this. Check the power socket if the cable is properly plugged, switch on and off. If the switch is still in a good condition, then check if the lead or the connector is properly connected. And just follow. Kung may thermal fuse, much better. Okay, at least meron siyang protective device. Not heating enough, all you have to do is sandaan. May linis-linis portion lang tayong gagawin dito. Next, leakage. May tulo. So, ilagyan nyo lang siya ng takip. Pwede na yung pwede nyo rin hinangin ulit. Yan, pwede. Pero pag ganun kasi, pag diinang na, I recommend na ibili na lang ng bago. Pero kung kaya naman yung ihinang, okay lang din naman. Kasi mahirap naman na bumili ka ng panghinang, pero intended lang sa isang electrical appliances. So, hindi siya practical na bumili ka ng buo. So, ito lang ang gagawin natin. Pero bago ko gawin yan, o bago natin gawin yan, gusto ko muna mag-transfer ng ating camera kasi mahirap magturo ng hindi naka-camera. Okay? Pero dyan ko ulit yung focus ang ating diagram or ang ating slide. Okay? So, paano natin gagawin? Siyempre, yung basic natin ulit ng ginagawa, magsasaksak tayo. At siyempre, magpapalit ako ng camera. Para makita niyo lahat kung paano magpapalit si Sir Robbie. Kung paano natin i-execute. Ayan. So magpapalit lang tayo ng ating camera. Ayan. So wait lang natin. Okay. In 3, 2, 1. Ayan na. Palitan ko lang yung camera ko saglit. Ayan. So, hopefully nakikita ng ating mga online learners, no? So, ipapantay ko lang ng ganyan. O mas maganda, yan, ipakita ko na ng buo. Tingnan nyo kung paano ko siya gagawin. Okay? Tingnan maigi kung paano ko gagawin. So, gamit lang din tayo muli ng ating... Okay, papakita ko muna kung paano gumagana. Ayan, ito buo to. Ayan, buo yan. Nagawa na namin. Naituro ko na sa mga estudyante. Pero ito, hindi ko pa alam yung case nito. Pero sabi nila, sira daw yan. Okay, so may nagpapagawa sa atin. Ayan. Sasaksak ko lang. Ayan, naisaksak ko na. So, gamitin ang ating short tester. So, gaya na sabi ko sa inyo, itong isa ay gawa na. So, papakita ko lang muna kung paano siya gumagana. Pag sinaksak, ayan, sinaksak at sinwitch, op, meron pa pala siyang isang switch dito. Ayan, pag sinwitch natin dito, ayan. Ayan, so ibig sabihin buo, umiilaw din siya. Ngayon naman yung itong kettle na to, tingnan natin. Okay, tanggalin ko lang. Masyadong buo ang aking pangalan. Ayan. Next naman, tignan naman natin kung paano siya gumagana.
Yan. So, hindi siya gumagana kahit nakasaksak na. Obviously. Ayan. Nakasaksak. Ayan. Tapos, naka-switch on. Ayan, oh. Then, sa ito na to. So, tignan natin kung ano bang diferensya nito. Okay? Tanggalin natin sa pagkasaksak para sa ating safety precaution. Gamit tayo ng mga tools katulad ng ating set of screwdrivers. So, gamit lang tayo. Basic na tools lang. Kung ano lang available sa bahay, basta proper tools. Tanggalin mo natin yung power pack. Pero gaya ng sinasabi ko sa inyo, bago ay magbukas ang magbukas, tingnan muna natin kung baka nasa power cord lang ang problema. So, gagamitan natin siya ng tester. Okay. So, dito sa ating diagram, and ito, papakita ko yung diagram natin. Itong diagram na to, na nakikita nyo dyan, nagsisimula ngayon tayo sa LEN or tinatawag natin line, earth, ground, and neutral. So, pinapakita ko lang agad yan muna sa inyo para dito. Yan. Check natin kung may deflection. Paalala, sa paggamit ng tester, dapat maalam din kayo paano nyo siya ino-operate. Hindi siya basa-basa ginagamit lang. Halimbawa, ito, nag-times 10 ako. Okay? Times 10. Okay, every time na magpapal... Okay, gagawin nyo ay i-calibrate nyo muna. Dapat yung pointer ay nasa 0. So, with the help or with the use of zero adjustment knob, dapat ipo-focus nyo muna sa zero adjustment knob. Then afterwards, check na natin kung meron siyang flow. So, paano pag-check? Check muna natin. Baka may palo. So, wala siyang palo. Taas ko lang yung camera natin. Ayan. Ayan, nag-deflect. Check natin yung plug. Ito yung una. Plug muna. Pag wala, pagdikitan ng dalawang plug at i-check yung power pack. Kung ibig sabihin buo yung wiring o yung wire or power cord. Okay, tingnan natin. Una, yan, pumalo. So, meron siyang connection sa line 1. Pangalawa, yan. So, dalawa sila may connection. So, hindi natin ito bubuksan. Okay? So, proceed naman tayo sa ating kettle. So, paano magre-repair ng kettle? Napaka-simple lang. Una, hanapin na, i-check natin yung mga tornilyo niya. Pangalawa, syempre, bubuksan na natin. So, buksan ko muna yung pinakamadali para sa akin. Syempre, dun tayo sa handle lagi. Tandaan na, pag hindi kabisado yung mga portion na to, angat ko lang ulit yung ating camera. Yan. Pag hindi kabisado yung parts, picturean. Pag hindi, naku, malaking problema yan. At ilagay sa tama ang mga tornilyo para hindi mawala. Check natin. Sa mga parents na nanonood dyan at mga online learners, tulungan at gabayan ng mga bata, ah, kasi medyo delikado yung pag gumamit na tayo ng kuryente. Proper tools lang din ang gagamitin natin. Huwag basta gagamit ng gunting. Ayan, natanggal ko na yung lid. Next, check natin. Kung meron pang tornilyo, ayan, may tornilyo. Actually, since marami na akong nabubuksan na kettle o nagagawang mga electric kettle, alam ko na yung mga kung paano binubuksan ang mga ito. Basa ako lang ang awa kasi pag maraming kaming gumagawa o maraming gumalaw, hindi ko na alam kung paano o saan ako magisimula. Next, tingnan natin kung may sira yung switch. Ito yung switch na tinutukoy ko. Paano natin i-check yung switch? Napaka-simple lang. Basta bilitaw na metal parts. Metal parts, ha? Wala ko sinabing kung ano mang open wire. Doon nyo siya i-touch. Ayan. On and off. Tingnan nyo to. Hindi ko lang, parang nag-deflect ko. Ayan. Hopefully nakikita yung deflection. Ayan.
So ibig sabihin daw ay buo yung ating switch. Ayun o, buo yung switch. Okay. So next natin titingnan ay yung kettle. Pero kanina hindi siya gumagana, di ba? Nakita naman natin, di ba? Try nga natin ulit. Baka nag-loose connection lang tapos nagalaw ko ngayon, no? Tignan natin, sasaksak ulit ni tutor. Binuksan. Ayan. So ibig sabihin, buo o na nagalaw lang natin yung pinaka switch. Okay? Tignan natin kung paano nagawa ni tutor. Okay, ibig sabihin, naglulus lang pala ang ating switch. So, tingnan natin kung paano natin aayusin yung switch. Ulitin ko ha, pag hindi kaya, o hindi kayang alamin kung paano nasira, ito yung tinutukoy ko, eh, na nakita na natin yung sira. Ibig sabihin, ito yung sira, nawala lang sa yung pagkakatanggal. So, ito, madali lang naman itong ibinabalik. Dapat maalam lang ha, kung paano ibinabalik. Dito yan, ito yung, excuse me. Zoom ko lang. Ayan. Itong parts na to, yan, itong portion na to, ang tawag natin dyan ay, ito lang. Yan, ang tawag natin dito is contact point. Ibig sabihin, ito lang yung kadalasan nililinis natin pag hindi malinis o hindi umiinit ng gusto yung ating kettle, lilinisin yan. So, di ba, pinakita ko paano nililinisin yan. Dalawa naman po pwede kung walang available na liha, po pwede kayong gumamit ng pambura. So, paano tinatanggal yan? Siyempre, dito natin siya bibirahin. Lapit ko lang ulit yung camera. Kasi mahirap pag ginamit yung camera ng laptop. Pag ginamit ko kasi yung camera ng laptop, baka hindi nyo na makita paano ko pag ginagawa. Ayan. Pwede natin, pwede nyo siyang tanggalin. Ito yung tinutukoy ko sa inyo na bimetallic na pag nakaramdam ng init, kusa siyang nag-shutdown. Ayan. Ito namang parte na to, yung may eyelid, ibig sabihin connector, diatak lang yan. So kahit magkabaligtad yan pareho, okay lang. Wala naman polarity to. Yung nga lang, yan, medyo may pet. So gamit tayo ng pantanggal ulit. Huwag gamitin ng sariling lakas, baka masira. Ayan. So once again, good afternoon everyone. Ayan. Ayan. So, tanggalin lang natin ng dahan-dahan. Kasi pag ito ay pinuwersa mo ng lakas mo, yung physical strength mo, maaaring sumama yung pinaka-tanso, yung ganito, at mas mapapa, sama ka pa, o mas masisira yung ating kettle. So, iwasan lang natin gumamit ng masyadong lakas. Ayan. So, paano siya nililinis? Ganito lang. Medyo nahirapan yata sa tutor ah. Daming sinasabi ni tutor pero siya nahirapan. Pero, syempre, pinapakita ko na rin kung paano niyo siya tatanggalin na maayos. So, gagamit na tayo ng pliers. Ayan. So, sa paggawa ng ating mga electrical appliances, much better kung kumpleto ka rin ng mga tools. Kasi pag kumpleto ka ng tools, mas madali mo makukuha at magagamit at lalong maayos yung isang bagay. Ayan. Subukan natin kung matak natin ng tama. Yan. So halimbawa natanggal na natin siya, all we have to do now is
magliliha na tayo. So, paano yung tinutukoy natin yung pagliliha? So, sa mga walang sandpaper sa bahay, or wala talagang diyang, pwede naman natin i-alternative dyan ay yung tinatawag natin pambura. So, kuha lang kayong lapis. Teka, parang lumipad yung liya ko kanina nandito na yun. Ayan. So, gamit lang tayo ng pambura. Pwede na yon para mas maayos natin at makita natin kung paano siya gumagana. Next naman, pag nalinis na natin yung pinaka cover, ibabalik na natin ng ganito lang. Okay, now, nalinis na natin to. Itong part na to, halimbawa, nalinis nyo na. Okay, teka lang. Halimbawa, nalinis nyo na to. Itong part na to. Yan. Itong portion na to, pag nalinis nyo na yan, nalihan nyo na, ibig sabihin, madali na nakakapasok yung kuryente. So, mas mabilis na siyang umiinit. So, ibalik natin. Itong pinaka-spring niya naman niya, hindi siya totally spring, pero yung metal spring talaga niya para mag-shut, automatic shutdown, or kusang mamatay. Tapos, ibabalik na natin siya ng tama. Okay, balik muna natin to. Yung switch, tingnan nyo kung paano ko lang siya ibinabalik. Connect, dahil connector lang siya, sinusok-sok lang siya ng, ayan, ganito. Okay, then balik natin. Kanina napakita ko naman paano kung gumagana yung switch. So far, gumagana naman yung switch. Pero, hindi siya umiinit. So, ano yung susunod natin i-check? Okay. Ano naman kaya ang susunod natin i-check? Siyempre, yung tinatawag na nating heating elements. Yun na yung susunod natin i-check. Okay? Okay, paalala sa ating mga online learners. Yan. Bago kayo magbuting-ting, siguraduhin nakasama nyo ang inyong mga magulang. Yan. So, bawas tayo ng kalat sa ibabaw para medyo maluwag. Yan. Next, balik natin yung spring. Make sure kung paano nyo siya tinanggal kanina, ganun nyo rin siya ibabalik. So, paano ba ito nakakabit kanina? Yan. On-off, usually, nandito yung zero. Pero, itong spring naman ay nakakabit ng nakaganito. Sa ilalim nakalagay. Tingnan nyo, meron siyang pinaka-curve. Yan, tingnan nyo, may curve siya. Nakikita ba? Ah, ayaw mag-focus. Yan, pag malayo lang. Actually, may curve siya. So, yun lang ang susundin natin. Lagi natin yung curve. Ito yung mahirap dito. Pag hindi mo kabisado, mahirapan ka. So, naka-pattern yan dyan. Talagang designated na nakalagay yan dyan. Pero para hindi tayo mahirapan, ikabit muna natin yung pinaka-switch dito. Yan, dito rin. Intended din yan dito para hindi gumalaw-galaw. So, ibig sabihin, mula rito, na-connect ang ating spring. Yan. Actually, ganito talaga yan. Yan. For example, ayan na, naikabit na natin. For the sake lang muna. Susunod natin tignan ay yung tinatawag natin heating elements. So, sa heating elements naman, tignan nyo kung ano itsura ng heating elements, kung paano natin siya tatanggalin. Yan. Tignan natin kung paano natin siya
tatanggalin. Okay, double check kung meron ba may nakakonect pang ibang wirings. Angat ko lang ang ating camera. Yan, check natin. Baka may mga wires pa na nakabit o tornilyo. So far, wala naman. So, tingnan natin kung paano tatanggalin. Ayun. At ito yung pinaka-parts ng ating kettle. Kung papasinin nyo, ha, napaka-basic lang ng kanyang wiring. Okay? So, next naman natin gagawin ay check natin yung parts kung gumagana. Double check. Tingnan nyo yung deflection ng ating tester. Yan. Double check. Doon naman na tayo sa heating elements. Ayan, pumalo. So, ibig sabihin, buo. Next, yung heating tube. Pumalo ulit. Ibig sabihin, buo. Pero ang problema daw kanina, hindi siya umiinit. Ano kaya naging dahilan? So, ibig sabihin kanina, ay madumi lang yung pinaka-contact point. So, ang ginawa natin ay nilinis natin yun. So, asan yung contact point? By the way, ito yung pilot lamp niya. Yung ilaw, ibig sabihin pag umilaw yan, may flow of electricity. So, paano natin siya ginawa? Ano ba yung dahilan niya sa kanyang hindi pag-init ng buo? Ibig sabihin, madumi ang kanyang contact point. So, kikis-kisin na natin yan o kikis-kisin niya yan para mawala yung pinaka-dumi niya. Okay? So, ayan. Medyo maikli lang ang ating oras. So, i-save lang natin yung other topics natin para sa mga susunod na araw. Para sa gayon ay sa susunod nating pag-aaralan o gagawin ay electric fan naman. Tuturuan ko kayo doon kung paano kayo maglulubricate, kung paano nyo siya gagawin. Ayan. So, sa activity na to, pinakita ko na kung paano at ano ba yung dahilan ng pagkasira ng ating mga electric kettle. Mapa old style man yan, wireless, yung bilog. Depende kung anong design, marami kasing electric kettle, no? So, the purpose of this activity is to save your time, effort, and energy. Okay? Para makapagtipid tayo, para hindi tayo gumastos. Alam naman natin, pandemic, no? Mahirap din naman magkaroon ng appointment sa labas. Instead na makapagpa-appointment ka, baka hindi mo na lang gawin. Naniniwala ako na pag marunong kayong gumawa ng kahit anong bagay, ayusin ng kahit anong bagay sa inyong tahanan, makakatipid at makakaipon kayo ng malaki. Tandaan, ang gamit ay parang tao. Huwag natin itrato na parang wala lang yan. Okay? Hanggang nandyan sila, nagsisilbi sila ng tapat, binibigyan nila yung quality of service na hinahanap natin. So, ingatan natin sila kung paano natin sila binili ng una, kung paano natin sila itinrato nung una. Kung yung cellphone nga na bago, ayaw natin magkasan, ayaw nga natin malagyan ng thumb mark eh, o yung fingerprint na tinatawag eh. Diba? What more pa ang gamit na bago? Kahit maluma man yan ng ilang taon, tandaan natin, wala sa itsura ng isang bagay. Okay? Wala sa itsura, wala sa kung ano man yan. As long as gumagana, kung sa tingin nyo madumi, linisin, ingatan. Kung ano yung itsura kasi ng gamit natin sa ating tahanan, yan ang nagre-reflect sa ating buhay. Okay? Kung marumi tayo sa gamit, tiyak ang tingin ng tao sa inyo ay madumi. So ingatan nyo ang mga gamit nyo at pananatiliing malinis, maayos, na sa gayon tignan ka ng tao ng maayos. At dahil dyan, ay gusto ko pasalamatan ang ating director na si Sir Madge na nandyan at gumagabay sa bawat tutor sa ETUlay upang maituwid ang kalidad ng edukasyon upang ang bawat isa, bawat estudyante ay maging mahusay, maging maayos sa kanilang buhay. And with that, I think we already done. Gusto ko lang palang imbitahan ng basa na patuloy niyong suportahan ang ating ETUlay session sa ating mga FB accounts or even sa YouTube channels. Ayan, nandiyan naman usually paulit-ulit sinasabi yan, even the DepEd TV at ang ilang proyekto ng Educational Technology Unit upang sa gayon ang bawat isa, hindi lang mga estudyante, hindi lang mga guro, even yung mga parents dyan sa bahay ay matuto ng mga kakaibang leksyon na hindi nyo pa naririnig sa ibang tao. Tandaan, pandemic lang ito, kung ano man yung nararanasan nating takot o kung ano man ang nararamdaman natin, huwag tayong matakot dyan. And every Thursday din pala, makakasama nyo ako sa ALS Learning Strand 6 sa Digital Citizenship. Every Thursday yan, from 6 p.m. to 7 p.m. Minsan nandyan din Sir Ariel, nakakasama natin para mapag-usapan ang
ang realidad ng buhay sa ilalim ng digital citizenship. Diyan mapapag-usapan natin yung nangyayari, yung mga current events. Okay? Through social media or hindi lang sa social media, maging sa mga trends na nangyayari. Yan. At of course, every Monday rin, makakasama nyo ang inyong gurong tagapayo na laging andito para kayo matuto sa robotics naman yan every Monday. Diyan naman ituturuan namin kayo mag-create ng sarili nyong product at makakasama ko rin dyan ang iba't ibang expertise or specialist na sila Sir Raymond kasama, Ma'am Sheila, Sir Jefferson, and Sir Wilbur sa robotics yan every Monday from 3:40 to 4:20 p.m. And of course, patuloy nyo rin supportahan ang ating mga PLE teachers na nagtuturo ng life skill learning. And ano ba yung mga tinuturo nilang life skill learning? Nandiyan yung cosmetology, hair and makeup. Depende kung ano yung ipipresent or needs ng bawat estudyante na nandiyan sa bahay. Remember, life skill learning will lead you to be a successful entrepreneur, to be a successful a normal citizen in our community. Okay? And with that, maraming salamat sa ating mga online listeners, sa mga online learners, parents, sa mga gustong matuto dyan, even sa teachers na sumusuporta sa amin. Muli, pasasalamat sa bawat isa at lagi tayong mag-iingat. Ayan. So with that, thank you very much. Gusto ko na magpaalam at sabihin mag-ingat tayo palagi. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!